Celebrity levels. Yes, 10,000 viewers. Thank you, everyone. Never know. Oh, we still have 15 minutes. Kim questions, Poy. Guys, baka may ako questions. Kim Poy, ano naman ang ano, message mo for Ninong Mercy? Baka maiyak ni si Nina. Depends for what, ba? For what? Like, ano, yung in, ano, with, parang diba, syempre, meron na kayong, like, personal bond, relationship as magninang, o personal bond, ganun. Anong message mo for her? Wow. No, like, wow. Birthday, Ninang Mercy? Hindi. Alam naman ni Ninang Mercy, like I always tell her na I'm so blessed and so lucky to have her kasi she's been so supportive since day one and di niya ako pinapabayaan. And alam mo yon na sometimes when I'm doubting myself, lagi niya ako nire-remind na, you know, kaya ko, kaya ng Team Paulita, kaya ng Kakim Boys. And sometimes, di ba, it's normal na ano nakabahan, she always remind me na alam mo yon na kaya mo yan, ganon. So ano, very lucky to have Ninang Mercy, and alam ko na ano, whatever happens, she's gonna be there. Tas subok na kasi, sobrang subok na, na alam mo yon na parang pagtatanggol niya ako kahit anong mangyari. Yeah, so blessed, love you so much, Ninang. And sana ay ano, lagi kang happy. We'll always be here for you, like you're always there for me. Yun lang. And ano, stay healthy and see you soon. Kailan pagbalik mo dito, ako ang susundo sa iyo. What? Oh. Diba, sabi ko nga sa iyo, pag nakita na happy ka, happy pa ako. Pag nakita, alam ko, pag malungkot ka. Ako susundo. Yes. Wow. Doble ang sakit, parang ano sa akin. Ramdam ko pag may ano. Alam mo yon? Same thing with my son. Pareho kayo, lahat. Never. Yes. Trevor, may susundo na kay Ninong Mercy. Naaalala mo ba si McDo, Trevor? Malulus ni McDo ang job niya sa driver. Ano kung ate palitan ng gulong mas malaki? Yeah. Ninong Mercy, meron ng question. Kasi sabi nila, kapag how happy are you right now? Di ba, like, ano, hindi naman, kumbaga lahat na nangyayari sa'yo is unexpected na parang nagkumulang naman talaga tayong dalawa to watch Kim Poy and Anghet, and then all of a sudden, biglang meron ka ng 13,000 followers, meron ng 13,000 na sumusubaybay sa'yo, na happy-happy sila sa'yo. Like, gano'ng kaka-happy right now? Hindi nga nag-ano sa akin. It's just, I'm just a regular Mercy. That's it. But, happy na nakilala ko kayo na it's like, parang hindi enough ang aking araw pag hindi ko kayo nakikita. Yeah. That's why I always check up on you guys, diba? All the time, tayo magkakausap, nalaglag na ho si Kim Poy. And then, guys, parang ano, pagka umaga pa lang hindi ka mag-good morning or hindi ka mag-ano kay Nina Mercy, parang nasa na ba yun? Ano ba nangyari doon? She's asking and na, guys. Alam na niya na, guys. Nasan kayo? Oo. Alam na niya, guys, pag may tahimik sa amin, anong problema mo? Parang gano'n, like, okay ka lang ba? Parang gano'n. Ayun ang ano ko talaga. Like, naka- everyday talaga, guys. Everyday. Pag nawawala kami ni Ate Cookie, magme-message siya sa amin dalawa, like, "Hoy, nasan kayo?" No, ano, nasa bathroom, nasa ano ho, magkakasama ho, guys. Hindi, sobrang amazing yan si Nina Mercy. Na, ano. Sayo-sayo po.
na syempre hindi naman lahat ay in favor sa iyo, 'di ba? Pero at least hi Fania. Mamahal sa akin mas marami. Yeah. So, yung mga ibang ano, negative thing, ano yun na lang natin yan eh. Diba? Yeah. Ano na lang natin pansinin ng mga yan. So, ngayon lang. Guys, baka naman oh, ipa-100 na natin to. Yes, 100 yan na. May kasama pa rin budol. Sinumutan ko eh. Dumami na anak. Sabi, Ate Cookie, paano kayo nagkakilala ni Nina Marcisa? Kumo! Kumo, guys. Kumo lang, guys. Kumo, guys. Pero hindi na kami mapaghiwa-hiwalay. Ay, parang nag-itan ako na rin. Ampun ako, guys. Pag may sinagawang masama din yan, ay, number... Guys, lagi ako napapagalitan ni Nina Mercy sa totoo lang. Minsan kasi, yan din, ang mabait masyado din, ayoko naman ng ganon. Na sobrang amazing, akala ko pamangkin ka talaga. Pamangkin po nang hindi pinapasok sa loob. Hindi, ano lang kami, dito lang sa Kumu na ganon. Yes, Kumu-Kumu. Sa Kumu-Kumu lang, yes. And then, oh my God, 10,000. Palagi ako yung pinapagalitan. Guys, hindi din kumpetong araw niya, hindi siya nagagalit. Kasi pag yung pagkaano niya, parating, oo, Cora, that's my son. Yes po, yun po ang tunay. Kami po ay peke. Yes, opo. Nandun po yung lahat, yung liligwak po sa amin, nandun po sa likod niya. Oo, guys. Pagbili pa lang ng Tesla, parang ligwak na talaga lahat. No, kaya itong bumili, I don't have money. Kaya niya yan. Thank you, Team Laguna. Sino man? MMK, na andito ata. Sino pa? Mga... 9 minutes to go! Happy 10.44K viewers! Picture tayo. Picture. Eh, no, wala na. Sige po, guys na. Hindi na screenshot nyo ba? With, na ano, Trevor. Trevor, come here. Yeah. You gotta take a picture of it. Okay, guys. Picture. Eh, wala si Kim Poy. Sana. Sayang. Sayang. Guys, hindi nyo kinuha si Kim Poy na ano? Nina, kayang-kaya na ni Julian yan. Oo nga, no? Oo. Si Julian. Oh, meron daw lima, sabi. Meron. Thank you, guys. Thank you po. Maudita, naandyan. Ninang, di mo anak si Anghet. Manugang mo pala, Ninang. Eh, char. Oo, manugan, guys. Manugan mo natin si Anghet. And then, ano, Team Hong Kong. I love you, guys. Oh, my God. Lahat ng mga sumusuporta sa akin, ho. May tanong pa ho ba kayo? Send ko ni Nang. Oh, okay. May tanong. Last Middle question. Pang-closing. How old are you as a mama kay Trevor tsaka sa amin? Like, ano? How proud ka naman? Marihuana! Ay, Ninangwana! Ay, Ninangwana! Hello, Ninangwana! Miss you, Mare. Ano? Ay, napaiyak na tuloy ako ng... Bigatin kasi yung question niya eh. Oh, like hindi, like sa amin ha, sa aming apat, how proud are you differently? Napaka-proud ko sa kanya. Thank you, Mare. Thank sa akin, Nina? Ako ba umauna? Ikaw muna. Proud na proud ako sa iyo kasi... Ayong you take responsibility ng yung ating ano. Naiyak ako nina. Always take responsibility. And then if sa Team Paulita na always have that 110% support mo sa kanila, hindi yan. Naiyak ako nina. Ipagpatuloy yung nagawa mo. You care about ito sa ating Paulita team na ito. Talagang proud na proud ako sa iyo that talagang hindi ko lang maano, basta I'm so proud of you sa ginagawa mong iyan. Huwag kang magsasaka. Someone to talk to na, Ninang, I don't know if I kaya ko to. I always tell you,
I'll be there. I will back you up, di ba? Yes. Kung anong problema mo, nandito lang ako. And then kay Joe. Thank you, Ninang. You're welcome. I'm so proud din sa'yo sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Sana everything... Oh, may iyak ako. Sana everything will fall into a place. So, makita-kita tayo that I make sure that tayo... Guys, meron kami pinagpe-pray tatlo. Guys, fingers crossed, guys. Tayo tatlo. One of these days. Meron kaming big plans. Yeah, one of these days. Ano, yan. And then kay Kim Poy, even though nalaglag na siya, iniwan na tayo. Nasanay naman thank ako. You, guys. Na proud na proud ako sa iyo. Kasi parang alam ko, nahihirapan ka mag-drive. Himbang, I think natakot ka. Pero ginawa mo yon because I know you love somebody. So you love your parents kasi gusto ng mami mo na makita. They're proud of you. And so I am proud sa iyo. And then I love you so much. I always gonna be here for you. And then to my son, Trevor, that's Trevor San Antonio. I'm so proud because we did it. That's and congratulations, Denina. Hi, Christian. That's the hi, Christian. Mother's Day gift that I ever had. This, ano, na nakatapos siya na years ko, guys. Sabi ka sa dalawa. I think I deserve a cup, ano? Yeah, sobra, Ninang. Sobra. Tap on the back. Kanina ho, hindi ako umiiyak kasi parang hindi pa nagsisigil sa akin. Pero every time that I watch the yung kanyang tinawag siyang Dr. Trevor San Antonio, yung bang, my goodness, siguro pwede na akong mawala dito. No, Ninang. Kasi maganda ho. Oh, thank you, Eta. Thank you, Etangski. Kasi, oh, Etangski, thank you. Ang bait ho ng anak ko. Ang bait ho. Then, ang bait ni God because he knows that I'm by myself. Ako lang ang nag-aalaga. Ako lang ang nag-aalaga. Welcome back, Marietel. I'm going to get a little bit of a Oo. Oh, talagang inano ka agad siya. You know, I love you so much. Kahit ang iba nagda-doubt na ang pag-ibig ang ito sa'yo, hindi nila alam kasi. Guys, alam nyo ba? May kukwento ako sa inyo. Minsan, paghapon, pagpa-uwi na ako galing work, tas umaga sa Pilipinas, pag nagda-drive ka ako, nag-uusap-usap ka nila ni Nina Mercy. Lagi niya sinasabi na if she could make things easier para maging comfortable yung life ni Kim Poy and ni Anghet, ni namin, ni Ate Jo, lagi, everyday, lagi niya yung sinasabi sa amin, she would do it. Yes. Diba, guys? Eh, bibigyan niya niya ng tagalinis sa taga-igip, eh. Sabi ko ho, pag nanalo ako ng Toto, sila ho, they don't even have to work anymore. Sana lang ho, malaking Loto, mapanalo. Pero pag 1 million ho naman, hindi ko pwedeng supportan yung dalawang apat. Pero millions ho, Kim Poy and Anghet doesn't even have to work. Sila ho, taya ka muna. So, mariwana, taya muna. Yeah. Sila talaga. Yun lang, Ninang. Parang kasi maraming may mga tao na nagda-doubt, na gano'n na parang doon ka lang sa isang slide. Pero guys, ako na lang sasabi sa inyo
na hindi. Like, her love for the both of them, siguro para sa aming apat is equal. Medyo mas visible lang talaga yung isa, ganon. Pero, lagi niya sinasabi, yung welfare, yung comfort, lahat-lahat, all the good things, para sa lahat. And then guys, ano, she's always willing na ano, i-take lahat ng hurt na maaari naming maramdaman. Na parang sasabihin, lagi niya sinasabi sa amin is, guys, I don't want you to be hurt, na kung maha-hurt kayo, sana sa akin na lang muna. Kaya ano, kaya hindi rin namin ma-blame ang sarili namin na not yet. Ayan, you're on. So, paano nga ba naging mamiti ang T-007 sa kung? Kasi matanda na siya. Ay nako, simple lang yan. Probably it's because sa dami ng experience ni Mama Tage sa performance or sa performing, feeling ko kayo niya mag-mentor ng mga bata o baguhan sa Kumu. I am the first, I feel the first people, especially sa Camille Sangola, na tumawag sa kanya ng Mami because at the same time, she is the man, you know, of my best friend's side. Una pa lang, Mami Tage na talaga ang tawag namin sa kanya dahil para naman na talaga siyang mami namin. She always cares for everyone, like a mom. Nang kahit na hindi ako nagsasalita, nararamdaman niya na may pinagdaraanan ako. At para talaga siyang tunay na ina sa amin dito sa Kumu. Kapag may problema ka, manalapit mo siya agad. Not only because of the unconditional love that she's giving to everyone, but because of a motherly trait that she will correct you if you are doing something that is not good. That is a beautiful trait of a mother. At dahil bilang isang tunay na ina, eh, yun yung ipinaramdam niya sa amin at ipinakita sa kahit sino makakusap niya dito sa Kumu. Sa akin kasi, you know, she has that motherly nature and character in her that absolutely shines. And she was able to bring groups of people together into a bigger family. Everyone looks up to her. And she knows how to protect, she knows how to support you no matter what, she knows how to discipline you, she knows how to call your attention, and she's not afraid to say things that would make you a better person. Dahil may mga pagkakataon na kapag kailangan mo siya, nandiyan dyan siya para sa'yo. Tulad ng isang ina, wala siyang pakialam kung anak ka niya. Ang importante, kung mali ka, mali ka, at hindi kanya kukonsintihin. Para siyang nanay na nag-care sa mga streamer o tao na kagaya ko. She possesses traits and character of a good mom. Dahil siya po ang taga-alaga, taga-bantay, taga-gabay, at taga-saway. Si Mami Tage ay naging isang simbolo ng isang kunay sa Kumu dahil pinakaramdam niya, pinapakita at hinit sa lahat. Siya ay naging isang magandang ehemplo sa amin at sila tumala sa Kumu kung ano ang salita ng pagmamahal na gayang binibigay ng isang ina. Alam mo naman, for almost a decade, naging kaibigan tayo, naging close ako yung pumunta ko sa San Francisco, and then yung pagpunta mo rin dito, naging close rin tayo. And then, kung ko na lagi kong tinatawag na nanayin dito kasi nga ang parents ko nasa Pilipinas naman. Kaya naman, naramdaman namin na, oh, talagang nanay na nanay talaga, di ba? Mami Tage is a Kumu mom for many of us, and that's because she gives, she cares, and she loves. So, ano naman ang mga katangian na gustuhan niyo kay Mama Tage? No dull moment with Tage 007. Nako, kahit na it's an untoward situation, she can really make you laugh. Walang araw na hindi ka tatawa sa kanya. Nako, good vibes. She is very understanding and open to everyone, and she is easy to reach out if you need someone to talk to. Handa siya magbigay ng oras, ng panahon, para makinig sa'yo. Napakalambing. At the same time, makulit din siyang mami. Super napaka down to earth niya na tao, napaka approachable, napaka bait niya naman siguro. So blessed siya talaga. Her maternal instinct, because she knows kapag hindi ka okay, and she offers advice. And pang mami talaga yung advice kasi may halong sermon. We've been friends for some time now. What I love about her is she is genuinely caring, and she would want to know what you need and what she can actually do to help you. And that's what she did to me, you know. Nung na-hospital ako, she would always reach out to me and check on me. So thank you. Love na love ko is that hindi siya nakatakot na ipakita ang kanyang idal, hindi sa bilang ng taon na, kundi sa mga experience niya sa buhay na naging gabay para po sa amin. But at the same time, there's guidance. That's what I like about her, there's guidance. Na makifeel mo yung love, yung support, at being a good advisor.
napaka-natural. Pag ayaw niya, pag gusto niya. At syempre, marunong din niyang makinig. Ang kanyang pagmamahal ay parehong may kasamang lambing, pag-aalaga, at pagiging prangka. And she's very lovely. Of course, caring, very loving. And of course, we're both beautiful. Kung may pakialam siya sa mga, sa amin, I mean, kahit nakakakilala ko pala sa kanya, nagpakita agad siya ng care, binibigyan na agad ako ng pieces of advice. She can see good things in you. And she can see success rather than failure, and she's limitless. Happy birthday. Ay, Bundo. Ano ba yung birthday? Ayan na, may video na ako sa'yo. Love you, Nay. Happy Mother's Day. Love you, Mom. Love you. Mahal na mahal yan si Mami Tage. So much, Tage. I love you. Yan naman talaga ang tatak ng pagmamahal. Ni Mami Tage, kaya naman mahal na mahal siya ng maraming tao dito sa kuko. Hello everyone and welcome to On Spotlight on Mom and Kumu. Let me open myself on the camera. Hi everyone! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Tage Monte Carlo and I'll be with you for an hour doing this Kumu Mom Challenge. Ayan. So sa lahat ng mga friends namin, maraming salamat sa mga friends natin sa baba, ang pamilya sa Langola, pamilya Maluwang. Thank you so much for supporting me here on Spotlight. It's actually my first time here, so this is my Spotlight debut. Yay! And I'm not alone, of course. I have somebody with me that I love the most, you know. It's not just only my sangre, but it's actually my very good friend. Please welcome the one and the only Eddie Posadas. Hello, my dear. Hi! Hello. Hi, hello. Nakakaloka ang aga-aga natin, Doc. 2 a.m. in the morning. Naku naman, Spotlight. 2 a.m. in the morning kami dito sa America. So, Thank you so much, Riven. On behalf of the staff of Spotlight, maraming salamat. Alright, what were we having today is getting to know me. Why all of the moms, the real moms around of the Kumu Moms Challenge, why is it Tage Monte Carlo part of it? Doc, you can start the questions. Bantering. So ako ba yung interview? Ako yung interviewin ko? Ako ang i-interviewin mo. Nice. Kala ko, nagising ako dito para kasi kala ko kung interviewin mo. Ganun pala. Anyways, hello to everybody down there and welcome to Spotlight. So yes! Today, welcome to Spotlight! And thank you sa mga nagbibigay ng virtual gift. Maraming salamat! Nakakaloka. No, I see Haruna down there. Si pinatubok si Mommy. Nandiyan pa kami sa Rangola. Haruna, everyone. Thank you sa lahat ng sumuport. Bobbert, Gunther, Damaluwang, Family Goggles. Thank you. Maraming salamat. And sa mga hindi ko pa nakikilala, please don't forget to add me and follow me. Alright, go. Yes. Go ahead. Alright, are ready. You ready for these questions, Paige? I am so ready. Are even you sure? I just woke up. Yes. So here's, guys. I interviewed Tage on authenticity before. And I was trying to make her cry, but I couldn't really get to that place. But today's not about making her cry. Today's actually here. Today's about getting to know who the real Tage Monte Carlo is based on what people here on Kumu got to give her the name of Mom Mother, Mommy Tage. So Tage, how did you get that name Mother here on Kumu? You know, when I first came to Kumu, in fact, Doc, mo pa ba background music na napaka-dry? Sinig ba? Hindi ako sinig. Pag may music, ayan, medyo. You know what? When I first came in Kumu, nakakatawa kasi, Doc, may isang taong tumawag sa akin. Ang pangalan po niya si John Ray. He's still in Kumu, but he called me Mom. I don't know why this guy called me Mom. And that was the first time I said,
my first reaction was, bakit? Anak, bakit ah? Sabi ko, bako mo ko tinatawag na nanay? Anak, bakit ah? Nagaling ka ba sa akin? Hindi. Pero I felt like that they need, yung mga, yung LGBTQ dito sa loob ng Kumu, they need a mom to stand with them. Oh, so, a I, mom and to I felt stand like, with them. Yes, parang I felt lang, wala akong nakita kasi nagilibot ako ng Kumu, parang, andyan sila Mami Eva, of course, mga, alam mo naman ito, mga totoong naturalesa mga mami yan, di ba? Naturalesa mga mami. Talaga sila. Pero, the mom for the LGBT, walang sa, mama, usually, mama or mother, yun ang tawag. Pero, it became natural to all of them to call me mom. Whenever I go to any streams, pag ako nag-ano, mami ang tawag sa akin. So, I felt like, it's not a responsibility, but I wanted to be responsible to it. Oh. Yeah. So you said you wanted to be a responsibility. So what is that responsibility? What does being a mom or what does being Mama Paige mean when it comes to responsibility? I would like to help all of them, you know, advices, with all my experience in life. Akala, alam niyo ho, may edad na po talaga ako. Yung mga pinagdaanan ko, gusto kong i-share sa kanila, yung mga nalalaman ko, especially sa mga content creator, and how do you make your content that it looks like broadcasting reference. Para makita nila, makita ng mga tao na, ano pang pwede natin gawin dito sa loob ng Kumu? What else can we do to this kind of platform? So, ako, gusto ko i-share yung mga knowledge ko, kasi trabaho ko sa TV, nagtrabaho ko sa entablado. So, I really want to share all my talent as much as I can. Yes. And first, I want to thank you, Tage, you know, for that. Because, yes, it is important, you know, you are an advocate for LGBT here on Kumu and outside of Kumu also. I know that, personally, actually, guys, if you guys don't know, me and Tage just happen to live like 10 minutes away from each other. And I know even here outside of Kumu and in Sacramento, he has a name or a reputation of being a motherly figure to the LGBT community here in Sacramento. So thank you for that. And now you're going to have a much bigger audience of being. I know, it's bigger mileage. Yeah. And I do love and I appreciate the ability to share your love, your care to people, even though if they don't ask for it. You know, kasi ang sa ating kasi mga LGBTQ members, naghahanap tayo ng mga nanay-nanayan. Even not only in the not only in the US, but even in the Philippines, ang daming mga mother. You know that it doesn't it represent the motherly figure, you know, the motherly to them, but it doesn't have to be a real mom in reality, di ba? Di naman ako pwede magkaanak. So sana, sabi nga ng asawa ko, bakit pa tayo mag-aanak? Eh, ang dami mo ng anak sa Kumu o ang dami mo ng anak sa labas, di ba? So, yun nga, yun yung pinaka nagsimula ko, ba't ako naging mother. Yeah. So, earlier on the video, I heard a lot of description about bakit ikaw ay isang mom or Mama Tage, di ba? So, tell me, give me an example, kunwari, dito sa Kumu, how would you respond to a person who is pasaway? Let's start with that. Kung pasaway ang mga anak mo dito sa Kumu, anong sasabihin mo? Anong gagawin mo sa kanila? First of all, I have to acknowledge the person. First of all, the acknowledgement of the persons that kahit pasaway siya, you know, and I'm happy that I'm being known to a mother to her or to him. Because parang ko ba sasabihin to? Kailangan ma-share ko sa kanya na, anak, okay lang yan pagiging makulit mo o pagiging pasaway mo. Bakit? Dahil alam mong may matututunan ka dyan. I don't criticize them. I don't want to criticize them or I don't want to judge them of kung nagkamali sila. Dahil I want them to learn na sa pagkakamali nila, may matututunan sila. Rather na you reprimand the person or irregulate the person, no, hindi. Help him discover and accept the mistakes. That's right. Yes. And now, how about yung mga anak mo dito na nagmamahal pero nasasaktan sila? How would you actually let them know na okay lang yun? Go ahead. Nasagot mo rin, okay din yun sa akin, Doc. Kasi alam mo, hindi tayo matututo kapag hindi tayo nasaktan. Di ba? Yeah. Alam naman natin, tayo ay mga certified marupok. Kaya kailangan, ulitin ko, certified marupok.
Ay, hindi ko alam yung meaning nun. Ano kaya marupok? Kaya dapat may mga nag-guide. Okay lang masaktan, okay lang umiyak, okay lang maranasan yung mga bagay na yan dahil dyan ka matututo. I always say this, it's better to learn the hard way. Kasi yung mga mabibilis, it was just given away na lang. Binibigay na lang sa mga tao. O, ayan, sa'yo na yan. Pero pag nanggaling sa hirap, marami kang matututunan. At palagi kong sinasabi sa kanila, hug it. You know, embrace the failure. Embrace the mistakes. Because you definitely going to learn something from that. I totally agree with that. So, Paige, I know that you are very, very talented. And you have a lot of gifts. You are what would they call a triple threat in the community also, right? Actually, baka madami pa nun kasi madaming threat sa'yo. Joke lang! I know. So, can you tell us, or can you tell me, what song would you sing in describing the perfect you or yourself or your life? What song would you, like, what song would you sing when it comes to that? Doc, my life is... If I haven't mentioned to anyone yet, I grew up in theater. I grew up in the stage. So, ang buhay ko ay parang ano, para kami mga sirkero. Para kami mga nagtatrabaho sa circus na kahit anong gawin mo, kahit anong pinagdadaanan sa buhay, ay tuloy-tuloy pa rin ang show natin. Ayun, welcome sa mga kaibigan at sa... Yes! Thank you, Carla. Thank you. Dito ako nakatingin. Ilipat ko nga itong telepono. Ayan, sa harap na. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga... Auntie Chareng, thank you. Thank you, thank you sa lahat ng mga virtual gift. Maraming salamat sa mga nagbigay. Alright! So, yes. Ang title na gusto ko is This Is My Life. Because it will tell you all your experience. The heartaches, the yoke of the manual labor. You definitely have a very good long experience dealing with people, dealing with personal demons and your problems, and you cope up, and you're still coping up to this age. You know, kahit umabot ka rito and you don't stop it. Yan ang gusto kong kanta. So what is the title again? This Is My Life. This Is My Life. So people who are listening here on Spotlight right now, if you want to hear Paige Montecarlo actually sing that song, magpahalo-halo naman kayo dyan. Let's do halo-halo party down there. Nako! Sige na, andali! Ayan, magpahalo-halo kayo. Let's see. Halo-halo. Do you guys want to hear and actually experience the talent of Paige Montecarlo today? Ayan! Ala, nagpapahalo-halo na sila. Ay, nakakatuwa. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, ang saya-saya. Oh my God, Carla. Carla, thank you earlier for joining Chris's birthday. And thank you sa lahat. Auntie Chareng, maraming salamat. Ayan! Oh my God, anakan ko. Gunter, thank you. I love you. Maluwang. Ayan. Yung Team Maluwang Doc, napaka-supporting niya. Team Maluwang! From the get-go. Yan. So, Paige, ano gagawin mo ngayon? Of course. Wala akong magagawa. Kakantahin ko to sa ayaw at sa gusto ko, di ba? Alright, I will try to sing this song. A beautiful rendition songs by Shirley Bassey. Yan. Oh. Of course. Napaka-alam naman si Shirley, the dame Shirley Bassey. And this is all for you. Take it away, Paige.